Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 270 sa ating serya sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa itong ito tayo bumisita sa Queen City Memorial Gardens sa lungsod ng Cebu upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahagi nito ng Region 7. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang pinaka-promising na aktres noong unang bahagi ng dekada 80 na maagang pumanaw. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang huling hantungan ng aktres na si Claudia Zobel. Si Claudia Zobel o Telma si Maloloy On sa tunay na buhay ay sinilang noong 27 ng Pebrero taong 1964. Siya ay isang aktres na lumabas sa ilang mga pelikula sa loob ng kanyang maiksing karera sa showbiz ng 3 taon mula 1981. Si Zobel ay natuklasan sa isang party noong 1981 ng kanyang talent manager na si Anthony Garcia. Si Zobel ay lumabas sa 7 mga pelikula bilang aktres mula 1981 hanggang 1984. Siya ay unang lumabas noong taong 1981 sa pelikulang Bandido sa Sapang Bato na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama si Marian de la Riva. Ang kanya iba pang pagganap sa pelikula ay ang 1982 Dancing Master 2 Macau Connection na pinagbidahan ni Nadolphy at Nida Blanca kasama si Rolly Quizon, Panchito at Maricel Soriano. 1984 Bayan Ko Kapit sa Patalim na pinagbidahan ni Philip Salvador, Carmi Martina at Gina Alahar. 1984 Shame sa kanyang unang pangunahing pagganap kasama sina Robert Arevalo at Patrick De La Rosa. Uhaw sa Pag-ibig kasama sina Edgar Mande, Lito Pimentel at Patrick De La Rosa. Palagay ko, hindi papayag ang nanay mo. Naminto ka sa pag-aaral mo ngayon. Ang sarap siguro magtrabaho sa Philwing Plaza, no? Kaya ko naman siguro maging isang receptionist. Nakagaya mo, Maribel. Ipasok mo naman ako ng trabaho. Hindi ako nakatulog kagabi, ah. Hindi rin ako nakatulog, eh. Sorry uli, ah. Sorry rin. Lala! Ikaw eh, yan ang hirap sa'yo eh. Akala mo, palagi kang tama. Kanina? Oh, dahil mahal kita eh. Ayoko magaw kanila sa akin. Hindi ako importante. Eh, ba't ganun ka? Anong ba't ganun ako? Ilang beses natin pinag-aawayan si Gigi, lapit ka pa rin lapit sa kanya. Laki ka na. Tama na, ang dami pang sinasabi. Sabi mo na kung anong gusto mo mangyari. 1984, Magdalena sa buong magdamag kasama si Carla Kaluwa. Ang kanyang huling pagganap ay noong taong ring 1984 sa pelikulang Sinner or Saint kasama sina Patrick De La Rosa, Ricky Davao, Gloria Romero at Charito Solis na inilabas sa takilya 4 linggo matapos ang kanyang pagpanaw. Noong bandang alas 4 ng umaga ng 11 ng Pebrero taong 1984, si Zobel ay biglang pumanaw ng kanyang minamanehong Mitsubishi Colt
na may plakang PDS-119 ay nawala ng kontrol at bumangga sa isang paparating na Brasilia sa kabilang bahagi ng EDSA malapit sa Pasong Tamo. Si Zobel ay pumanaw kalaunan sa Makati Medical Center bunga ng mga sugat na tinamo sa aksidente. Siya ay 18 taong gulang lamang. 29 na taon matapos ang kanyang pagpanaw, ang bangkay ni Zobel ay hinukay noong 27 ng Agosto taong 2013 para isama ang kanyang mga labi sa kanyang amang pumanaw 5 araw pa lang ang nakakaraan. Ang labi ni Zobel ay napag-alamang hindi pa rin naaagnas at nasa perfect mummified state matapos itong hukayin. 30 taon na mula nang masawi sa isang aksidente ang sexy star ng dekada 80 na si Claudia Zobel. Pero laking gulat ng pamilya nang madiskubring ang labi ni Claudia, hindi pa rin daw naaagnas. Selma Maluloyod, o mas kilala sa screen name na Claudia Zobel, isa sa mga sexy star noong dekada 80. Noong 1984, namatay ang 18 anyos na si Claudia sa isang car accident. Makalipas ang halos 30 taon, nadiskubring hindi pa naaagnas ang bangkay ni Claudia. Pinahukay nila ang pinaglibingan ng kapatid kahapon. Ilumbay bitaw sila, para kung sana nalaya mong mukha nun. Dahil doon din nila ihihimlay ang labi ng yumao nilang ama ngayong araw. Laking gulat na lang daw nila nang makitang hindi pa raw na de-deform ang mukha ng aktres. Paniwala nila dapat daw ay kalansay na lang ang katawan ni Claudia sa paglipas ng panahon. Mummification ang posibleng dahilan ng hindi pagkaagnas ng katawan ng aktres. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Queen City Memorial Garden sa Cebu at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Martina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto nyo ang channel nito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.